Hey guys! Today's vlog, gagawa tayo ng DIY na wall mirror sa kitchen ko. Worth 897 ko lang siya nabili sa SM store. Naka-buy one take one siya. Since gustong-gusto ko na talaga magkaroon ng wall mirror na malaki kaso medyo mahal, kaya tayo nilang gagawa. Kasi nabudol tayo sa homebuddies. So ipapakita ko yung binili ko. Sulit naman siya. Tsaka yun na lang din yung natira sa SM na stocks. So yung kinuha ko na lang. Yan po guys, nabili ko dito sa SM store. 299, tapos dalawa na siya, buy one take one. So yung binili ko is tatlong set, so one hour. So yung ibibigit ko, ibibigit ko sa kitchen. So, ang gawin ko sa pagbibigit is itong no more than you say. Times are late under the moon, and I thank God I'm breathing, and I pray don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown. So ngayon, ipapakita ko na sa inyo yung kinabit namin ng wall mirror sa kitchen ko. Hindi ko na siya nabibihon kagabi kasi sobrang sakit na talaga ng ulo. A few moments later. Ayun guys, ito na po siya. Medyo naliit na ako. Bala kong bumili ng dalawang set, bali apat para medyo malaki siya. Pero okay naman siya kasi parang nakakaluwag siya ng kitchen since hindi naman kalakihan yung bahay namin. Kaya parang bumagay naman siya. Nagpatulong lang ako sa gumagawa kahapon ng carport ko kasi nagpa-flooring ako sa extra lot namin. So, nagpatulong lang ako sa kanila para ano siya, para mabare na kasi parang mas safety kasi pag tinagyan mo siya ng screw. So, may screw dyan na anin, kasi isa-isa siya. Then, nilagyan ko siya ng yung pandikit na no more nails para as in talaga yung safety siya, hindi siya basta-basta magugulong. So, ayun guys. Ito na po siya. Eat it.